kaari-arian niya at pamamahalan nito. Para magawa yan, kailangan may deklara sa batas na wala na nga siyang kakayahan. Una sa lahat sa pamamagitan ng medical at pagkatapos... Oo, tama. Alam ko yan. Ngayon, ano kailangan mo sa akin? Inabisuhan lang naman kita para alam mo na na kailangan mong ilipat sa anak ko ang lahat ng ari-arian ng baliw na babaeng yon. Maliba na lang kung may anumalyang gagawin sa paglilipat na... Paalala lang. Pwede ko namang ibigay ang kasong to sa ibang abogado. Imposible, Mrs. Del Olmo. Dahil mananatili ito sa aking opisina. Tanging ang benepisyaryo lang ang makakapag-alis sa akin. At dapat mong malaman na kaya kong labanan ang iyong kaso. Gusto mong subukan? Siyempre gagawin ko. At itutuloy ko pa rin ang ginawa ng magaling kong pinsan na si Attorney Mario Portales. Nang ipagtanggol niya ang karapatan ni Maria Mercedes Muñoz Del Olmo. Ako si Mrs. Mansilla. Anong may paglilingkod ko, ma'am? Naparito kami para alamin ang tungkol sa babaeng kapapasok lamang dito. Ang pangalan niya, Maria Mercedes Muñoz Del Olmo. Aminin na natin. Natungkol ito sa pera, Mrs. Del Olmo. Paano mo nasabi yon? Bilang abogado, nakikita ko ang gustong palabasin ng magkabilang panig. Anong panig naman ang iyong nakikita? Na pinalalabas mo yung babae na baliw siya para makuha mo ang lahat ng ari-arian niya sa masamang paraan. Maaring maloko mo ang doktor. O kaya bigyan mo siya ng pabor para gumawa siya ng maling resulta at maipasok ang babae sa ospital. Napakaraming posibilidad, Mrs. Del Olmo. Pero hindi naman totoo ang lahat ng yan, attorney. Sa ngayon, wala pang kasiguraduhan dahil maaari pang gumaling ang aking manugang. At naniniwala ako na pagagalingin pa rin siya ng may kapal sa sakit niyang yon. Ipagdiriwan ko yun, ma'am. Pero wag mong kalilimutan na nasa kapangyarihan ko ang testamento. At magmula ngayon, magiging alerto na talaga ako. Mas alerto. Nandito siya, hindi ba? Opo, ma'am. Gusto ko siyang makita. Pasensya na po, pero si Maria Mercedes Muñoz Del Olmo ay pinagbabawalan na tumanggap ng bisita sa ngayon. Kaya walang sino man ang pwedeng makakita sa kanya. Ay, siya ay kapatid ni Mechi at nag-aalala siya ng husto. Oo nga po, Doc. Anong nangyari kay Ari Mechi? Maaring huminahon lang kayo muna, ma'am. Ang iyong kapatid na si Maria Mercedes ay naaalagaan ang mabuti. Kapag mabilis naman ang paggaling niya, pwede na siyang puntahan ng kanyang pamilya. Pero hindi lahat. Bakit siya dinala dito? Dahil nagkaroon siya ng acute nervous breakdown, kaya kailangan siyang magamot. Maayos naman siya nung mga nakaraang araw. Hindi na mahalaga yon, ma'am. Paumanhin po sa inyo, pero may iba pa akong mga pasyente. Dito ang daan, pakiusap. Totoo bang malala ang sakit ng kapatid ko, Ma'am Mansilla? Hindi ako makapaniwala, Rosario. Hindi talaga. Pagkain na naman yan. Hindi ko kumain ng almusal. Hindi naman kasi talaga ako nagugutom. Wala bang dumadalaw sa akin? Wala. Kumain ka na. Kumain ka na. Kumusta ka? Anong nangyayari? Bakit ngayon ka lang bumalik? Siya ang bagong pasyente, Doktor. Ayaw mo kumain? Ayoko kasi nang binibigay niyong pagkain sa akin, Doktor. Kalmado lang ba siya, Nurse Alma? Opo, Doktor. Maayos siyang kausap at kalmado. Magpagawa ka ng iba pang mga test sa kanya. Ay, Nurse Alma, may mga dumadalaw ba sa akin? Wala pa, Maria Mercedes. Pero pupunta sila, kaya huwag kang mag-alala, ha? Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo na kailangan palagi kang magpapakabait, hmm? Hindi mo kinakandado? Hindi, Doktor. Hindi kailangan. Alam ko namang hindi siya tatakas. Architect, kahit marami pa akong ginawang trabaho kay Sir Sebastian, tinapos ko pa rin yan. Salamat, Kari, pero kaya kumuha ng tao si Architect Ordonez para ipagawa ito kay Rosario. Umalis si Rosario kasama ang asawa niyo, si Ma'am Magnolia. Ano ang aking asawa? Dumating si Ma'am Magnolia, sinundo si Rosario at umalis sila. Ayaw niya talaga akong tigilan.
kung pagbibigyan ko si Mystica, makalimutan ko kaya ang lahat. Ang kape niyo, sir. Hindi ko naaalala humingi ako. Talaga? Ang pagkakaintindi ko, gusto niyo pong dalhan ko kayo ng kape sa kwarto. Hindi. Pero sige na nga. Napuntahan niyo na po ba si Madam Maria Mercedes? Hindi, bawal siyang bisitahin. Pero kayo po ang asawa niya. Ayaw nila akong payagan na makita siya, Berenice. Ay, sir. Mahal na mahal kayo ni Madam Mercedes. Mahal na mahal. Oo. Mahal ko rin siya, Berenice. Talaga? Eh di patunayan niyo sa kanya? Paano? Puntahan niyo siya. Sigurado naman ako na papapasukin ka nila. Baka makasama lang sa kanya. Ang gusto ko, gumaling ang asawa ko. Ang ikulong sa madilim na kwarto. Hindi ba mas malala siya doon? Baka nga tuluyan na siyang mabaliw. Ah, sir, kahit ako na lang ang mag-aalaga sa kanya dito, pangako babantayan ko siya. Hindi ko siya hayaang gumawa ng kahit anong gawain dito. Yun ay, kung may sakit nga siya. Berenice, nagdududa ka ba na si Maria Mercedes ay nababaliw? Opo, sir. Berenice, ano ang alam mo tungkol sa kondisyon ni Maria Mercedes? Magsalita ka.